ng gabi, Oriental Mindoro, mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. 13 sa buwan ng Enero, taong 2024. At sa ulo ng ating mga balita, Palapan LGU nagbigay linaw sa issue ng ASF sa lungsod. Congressman Arnan Panaligan inilahad ang kanyang mga nagawa na mula ng maupong kinatawan ng unang distrito sa Kongreso. At translasyon ng puong Nazareno sa lungsod ng Kalapan isinagawa sa unang pagkakataon. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa Fast Internet Connection plus Cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, inilunsad ng DILG ang Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o ang Kalinisan Program sa buong bansa noong 6 ng Enero sa layuning makapagbigay ng ligtas at malusog na kapaligiran para sa lahat ng mga Pilipino. Sinuportahan naman ito ng mga local executives at barangay officials sa pamamagitan ng pagsasagawa ng clean-up drive sa kanilang lugar bilang pakikisa sa kalinisan sa bagong Pilipinas program ng pambansang pamahalaan. Inilunsad ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o ang Kalinisan Program sa buong bansa noong 6 ng Enero sa layuning makapagbigay ng ligtas at malusog na kapaligiran para sa lahat ng mga residente. Ang paglulunsad ng programa ay kasabay ng taunang Community Development Day na naglalayong pagyamanin at isulong ang tradisyon ng bayanihan. Dito ay inatasan ang mga local executives at barangay officials na magsagawa ng clean-up drive sa kanilang lugar bilang suporta sa kalinisan sa bagong Pilipinas program ng pambansang pamahalaan. Nagpahayag naman ang suporta at pagtugon ng mga pamahalaang barangay sa lungsod ng Kalapan na pinangungunahan ng kapitan, kagawad at mga SK officials gaya ng barangay Lumang Bayan, Bulusan, Ilaya, Suki, Ibaba at iba pa kung saan iba't ibang aktibidad ang isinagawa gaya ng coastal clean-up, paglilinis ng mga estero at kanal, pagwawalis ng kalsada, paglilinis ng mga basura at pagbuwag sa mga posibleng pinagbubulan ng lamok na maaring magdulot ng sakit sa mga nakatira dito. Nakisa din dito ang mga uniform personnel ng mga kawani ng BJMP, PMP, BFP at iba pang konsernadong organisasyon. Kasama sa misyon ng kalinisan sa bagong Pilipinas program na ipaunawa sa bawat Pilipino, ang pagiging responsable sa pangalaga sa kapaligiran at mahikayat na rin ng LGUs na bigyang prioridad ang proyekto sa solid waste management at ecological practices para sa mas malinis at ligtas na kapaligiran. Isang business one-stop shop o BOSS para sa pagproseso ng business permit ang inilunsad sa iba't ibang barangay sa bayan ng Nauhan. Ang BOSS ay isang programa na nilikha ng lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pagpaproseso ng pagpaparehistro at pagre-renew ng mga business permit sa pamagitan ng paglalagay ng mga tanggapan ng ahensya ng gobyerno na sangkot sa pagpaparehistro ng negosyo sa isang lugar. Isang business one-stop shop o BOSS ang inilunsad sa iba't ibang barangay sa bayan ng Nauhan, una na sa bayan ng Inarawan noong 6 ng Enero at sa Melgar E naman itong 7, kung saan ito ay may layunin na mailapit sa mga Nauhenyo ang serbisyong the best ng pamahalaang bayan ng Nauhan na pinamumunuan ni Municipal Mayor Henry Joel Tebes. Ang BOSS ay isa sa programa na nilikha ng lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pagpoproseso ng pagpaparehistro at pagre-renew ng mga business permit sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tanggapan ng ahensya ng gobyerno na sangkop sa pagre-rehistro ng negosyo sa isang lugar. Pinangunahan ang naturang aktibidad ng Business Permit and Licensing Office, Municipal Treasurer's Office, Municipal Engineering Office, Health Office, Suning Office, katuwang rin ang Menro, BFP Nauhan at ang mga pamahalaang barangay sa bayan ng Nauhan. Lubos naman ang salamat ng mga negosyanteng Nauhenyo sa serbisyong ito na kaloob ng pamahalaang bayan. Anila sa pamamagitan ng programa ay mas napabilis at napadali ang proseso ng kanilang business permit. Napakatipid dahil di na nila kailangan pang pumunta sa munisipyo para mag-asikaso ng kanilang mga negosyo.
nasa 15 na former overseas Filipino workers na ngayon ay nagtuturo sa mga pampublikong paaralan mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ang napagkalooban ng financial incentive ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng National Reintegration Center for OFWs, Mima Ropa. Nasa 15 na former overseas Filipino workers na ngayon ay nagtuturo sa mga pampublikong paaralan mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ang napagkalooban ng financial incentive ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng National Reintegration Center for OFWs, Mima Ropa. Tumanggap ang bawat isa ng insentibo na nagkakahalaga ng 20,000 peso sa ilalim ng programang Sa Pinas, Ikaw ang Mom at Sir. Ang programa ay naisa katuparan sa pakikipagtuwang ng ahensya sa Department of Education o DepEd. Pinangunahan ang naturang gawain ni First District Congressman Arlen C. Panaligan kasama si na DMWM Maropa OIC Regional Director Jonathan Herodias at DMW Oriental Mindoro Provincial Head Bip De La Cruz. Samantala, pasasalamat naman ang ipinabot ni Novelyn Sahog, isang guro mula sa Malo National High School ng Bayan ng Bansud, Oriental Mindoro, sa lahat ng bumubuo sa programang Sa Pinas, Ikaw ang Mom at Sir. Isa ang naturang guro na tumanggap ng pinansyal na insentibo mula sa nabanggit na programa. Ibinahagi naman ni Department of Migrant Workers, Mima Ropa OIC Regional Director Jonathan Herodias na ang ipinamahagi nila ay bilang pasasalamat sa mga sakripisyo ng mga tinaguriang mga bagong bayani. Samantala sa ibang balita, isang sunog ang sumiklab sa Barangay Zone 2, Poblasyon Socorro nitong ika-9 ng Enero. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan sa naturang insidente at mabilis namang naapula ng mga bombero ang apoy. Mananatili o nananatili pa rin under investigation ang naturang insidente upang alamin kung ano ang posibleng sanhi ng naganap na sunog. Nasunog ang isang vulcanizing shop at isang barangay hall sa Sitio Langka, Barangay Zone 2, Socorro, Oriental Mindoro, nito lamang ika-9 ng Enero. Sa initial na ulat ng Bureau of Fire Protection Socorro Fire Station, 4:50 p.m. ng hapon na makatanggap sila ng report ng sunog na agad nirespondihan hindi lang ng BFP Socorro kundi maging ng BFP Pinamalayan, Gloria at Paula kung kaya naman mabilis na apula ang apoy. Umabot lamang sa ikalawang alarma ang sunog bago idineklarang fire out 5:44 p.m. ng hapon. Walang naitalang nasawi o nasaktan sa pangyayari bagamat nasa humigit kumulang 50,000 pesos na halaga ng ari-arian ang napinsala ng sunog. Nananatili pa rin under investigation ang naturang insidente upang alamin kung ano ang posibleng sanhi ng posibleng pagsiklab ng nasabing apoy. Pinabulaanan ng DSWD ang kumakalat na impormasyon na magbibigay ang kagawaran ng educational assistance sa mga mag-aaral. Ito ay matapos may kumalat na isang TikTok video tungkol sa pamimigay ng nasabing assistance na pinaaalahanan ng DSWD ang publiko na kilatising mabuti at i-verify muna ang mga nababasa online at huwag basta-basta maniniwala sa mga content na hindi galing sa credible at reliable na source. Pinabulaanan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kumakalat na impormasyon na magbibigay ang ahensya ng educational assistance sa mga mag-aaral. Sa post nito sa kanilang official Facebook page na DSWD Field Office Mima Ropa, sinabi ng DSWD na walang katotohanan ang kumakalat na video sa TikTok at iba pang social media platforms tungkol sa pamimigay ng nasabing assistance. Nilinaw ng DSWD na ang Educational Assistance sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS program ng DSWD ay wala pang tiyak na detalye kung kailan ito magsisimula. Nakasaad din sa naturang post na sa kasalukoy na hindi makapagbigay ang kagawaran ng tulong pang edukasyon. Gayunpaman, ang AICS program ay may iba pang uri ng tulong na maaring ay avail tulad ng medical, transportasyon, burial at iba pa. Dagdag pa ng kagawaran na once a year lamang ang pagbibigay ng educational assistance. Ito ay tulong ng DSWD sa mga student in crisis situation para makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Paalala ng DSWD na kilatising mabuti at i-verify muna ang mga nababasa online. Huwag basta-basta maniwala sa mga content na hindi galing sa credible at reliable source. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit?
Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa pamagitan ni City Legal Officer Attorney Ray Daniel Acedillo, nagbigay ng paglilinaw ang pamahalaang lungsod ng Calapan patungkol sa African Swine Fever o ASF. Panawagan rin ng opisyal na maging maingat ang lahat sa pagbibigay o pagpapakalat ng impormasyon kaugnay. Sa pamamagitan ni City Legal Officer Attorney Ray Daniel Acedillo, nagbigay paglilinaw ang pamahalaang lungsod ng Calapan patungkol sa African Swine Fever o ASF. Ayon kay Attorney Acedillo, ang mga protocols na ipinatutupad ng city government ay hango din sa mga protocols na inilatag ng Department of Agriculture at ng provincial government. Ito ay ipinatutupad dahil nila ito ay napatunayang epektibong pamamaraan para masugpo o mapigilan ang pagkalat ng ASF. Simula pa niya December 1, 2023, noong nagkaroon ng unang positive case ng ASF, naglatag na agad niya ang pamahalaang lungsod ng mga pamamaraan para mapigilan ang tuluyang pagkalat nito. Kabilang na dito ang paglalagay ng mga checkpoints. Subalit, hindi rin naiwasan na magkaroon pa rin ng kaso dahil na rin niya napaka-resilient ng nasabing virus na nagdadala ng African Swine Fever. Doon naman sa issue na ipinagbabawal daw ng lungsod ng Calapan ang pagbabiyahe at paglalabas ng baboy mula sa syudad, wala po itong katotohanan. Totoo po na bawal basta-basta maglabas ng baboy mula sa lungsod, lalo na at meron tayong mga positibong kaso ng ASF. Ito naman ay batay din sa mga patakaran na ipinatutupad ng Department of Agriculture na ito ay sinasagawa nila para hindi kumalat sa ibang lugar itong ASF. Pero merong paraan para makapaglabas ng baboy. At ito nga ay ini-encourage o ini-engganyo ng ating pamahalaang lungsod dahil ito ay isang paraan din para ang ating mga hog raisers ay hindi tuluyang malugi. At isa pa ay isa rin itong paraan para hindi kumalat ang ASF. Dahil kung wala na tayong baboy dito sa loob ng Calapan, mawawala na rin ng host o wala nang kakapitan itong ASF virus at hindi na siya tuluyang kakalat. Pero bago tayo makapaglabas ng mga baboy, kailangan nyo muna kumuha ng Certificate of Free Status. At ito naman ay ibinibigay ng Department of Agriculture Regional Office. Hindi po ang city government ang nag-i-issue ng Certificate of Free Status, kundi ang Regional Office ng Department of Agriculture o kaya naman ay ang Bureau of Animal Industry.
Kaya hinihikayat po namin yung mga hog racers, kung kayo ay nagnanais na makapaglabas ng baboy, pumunta lamang po kayo makipag-ugnayan sa Department of Agriculture para kayo ay mabigyan ng CFS. Yung mga detalye po niyan ay makikita niyo sa Facebook page ng ating mahal na mayor, ano? May link po tayo na inilagay diyan at mga information para sa inyong kaalaman. Kung kayo naman po ay may katanungan, pwede rin po kayong mag-inquire sa City Government, sa City Veterinary Office, o dumirekta na rin kayo sa Department of Agriculture Regional Office. Ang City Government naman po ay nakahanda na tumulong para itong ating mga hog racers ay makapag-secure ng Certificate of Free Status. At ang City Government din ay naghahanda na para yung mga apektado natin na hog racers ay mabigyan ng financial assistance para naman sila ay makabawi sa nangyari sa kanila. Pinapaalalahanan din po natin yung ating mga kababayan, ano, para makatulong tayo na maiwasan itong pagkalat ng ASF. Dun sa inyong mga piggeries, kailangan magpatupad kayo ng maayos na biosecurity. Pinagbabawal din natin yung pagpapakatay ng baboy sa ibang lugar maliban sa ating slaughterhouse na matatagpuan sa Barangay Tibag. Kung kayo po ay nagbabalak magbenta, dahil hindi naman po ipinagbabawal ang pagbenta ng karneng baboy sa loob ng ating lungsod, kailangan lamang po ay dadaan sa ating slaughterhouse para mabigyan kayo ng certificate na ang inyong ititindang karne ng baboy ay safe. Ano? Sa uli, nanawagan ng pamanalunsod na iwasan ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa ASF na binigyan din rin na hindi nagkukulang at nagpapabaya ang City Government sa pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong mamamayan. Ayon sa pinakahuling talaan ng Oriental Mindoro Provincial Tourism Office, tumaas ng 79.41% ang tourist arrival sa probinsya para sa taong 2023 kung ihahambing sa nakalipas na taong 2022. Bagamat kapuna-punan na rin ang pagsigla ng industriya, nakapagtala na ito ng 233,953, subalit umalo ito sa bilang na 419,725 sa taong 2023. Ayon sa pinakahuling talaan ng Oriental Mindoro Provincial Tourism Office, tumaas ng 79.41% ang tourist arrival sa probinsya para sa taong 2023 kung ihahambing sa nakalipas sa taon 2022, bagamat kapuna-puna rin ang pagsigla ng industriya, nakapagtala na ito ng 233,953, subalit pumalo ito sa bilang na 419,725 tourist arrivals. Malaki rin ang itinaas ng same-day visitor arrival ng lalawigan kung saan mula sa 360,314 nakalipas sa taong 2022, bumulusok ito sa bilang na 750,541 o 108.30% na pagtaas. Mayroon naman nakitang malaking pagtaas rin ng foreign tourist arrivals ngayong taon kumpara sa nakalipas sa taon. Dito nangunguna pa rin ang bansang South Korea sa top 10 foreign market ng lalawigan na nakapagtala ng 20,713 tourists. Sumunod ang bansang China, USA, Germany at Australia. Tumaas rin ang bilang ng mga DOT accredited tourism enterprises sa lalawigan. Simula sa 18 noong 2018, nadagdagan ang mga ito sa mga nakalipas sa taon. 2023, nasa 230 na ang bilang na kinabibilangan ng mabuhay accommodation, tourism frontliner o yung mga tourist guides, travel and tourist operator, transport operator, restaurant, tourist shops, spa at iba pa. Ngayong 2024, inaasahan na higit pang pagtaas ng bilang ng mga turistang bibisita sa lalawigan. Aktibo rin ngayon ang iba't iba pang organisasyon at pribadong grupo na nagsusulong ng turismo ng lalawigan, katuwang ang bawat isang LGU na mayroon rin kanya-kanyang programa at proyektong pang-turismo. Samantala, ikawalo ng Enero, inilahad ni First District Congressman Arnancy Panaligan ang kanyang midterm accomplishment report sa isang press briefing. Nakapaloob dito ang kanyang mga nagawa mula June 30, 2022 hanggang December 31, 2023. Napaka
Ika-8 ng Enero, inilahad the 1st District Congressman Arnen C. Panaligan ang kanyang midterm accomplishment report sa isang press briefing. Nakapaloob dito ang kanyang mga nagawa mula June 30, 2022 hanggang December 31, 2023. Sa looban ng panahong ito na naupo bilang kinatawan ng lalawigan sa Kongreso, gumampan ang mambabatas bilang Assistant Majority Floor Leader at miyembro ng mga sumusunod na komitiba: Rules, Appropriations, Agriculture and Food, National Defense and Security, Public Works and Highways, Good Government and Public Accountability, Information and Communications Technology, Micro, Small and Medium Enterprises, Government Reorganization, Nuclear Energy, Public Accounts, Local Governments at West Philippine Sea bilang Vice Chairman. Nakabalangkas din ng 128 principal authored bills at 57 co-authored bills. 12 dito ay naisabatas na at 73 naman ang naipasa na sa Senado. Kasama rin sa iniulat ni Congressman Panaligan ang iba't iba pang infrastrukturang proyekto sa distritong kanyang nasasakupan. Medical assistance o ayudang pang-hospital kung saan ay mahigit sa 14,000 katao ang natulungan. Tupad program, assistance to individual in crisis situation, at ang educational assistance nito o ayudang pang-edukasyon sa kolehiyo sa ilalim pa rin ng agila o aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangan ng legislatura. Sa taon na tayo from June 30, 2022 to December 31, 2023. So 1.5 years. So midterm. So, pwede siguro magpigit tayo ng midterm report. At maala na kayo, magpigit kayo ng midterm grade sa atin. Ano? Makapaglikod pa sa taong bayan, ang District 1, na muli ito Mindoro. At sana, ay ating mga proyekto, ay ating ikasa. Sana, ay makapag-suporta ninyo na mga District 1. At magkaroon ng, para sa ating lahat, muli ito Mindoro, no? Ang mga kulay sa politika. Sana, ay magkaroon ng pagkakaisa. Ang mga kulay sa politika. No? Pula, asul, verde, orange, dilaw, mga kulay, violet, mga kuman. Sana magkaroon ng magkakaisa, no? Para sa kagandahan at wala natin ng Nagpasalamat rin si Congressman Panaligan sa lahat na patuloy na nagbibigay suporta sa kanya. Aniya ang lahat ng ito ay pagbabalik lamang sa tiwala na ipinagkaloob sa kanya ng mga Mindoreño. Isang mahalagang panukalang batas na inakda at inihain ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnen C. Panaligan ang ikinasa o ang ipinasa ng House of Representatives bago matapos ang sesyon ng Kamara noong nagdaang Disyembre 2023. Ito ay ang House Bill No. 9710 na may pamagat na an act institutionalizing a Philippine Self-Reliance Defense Posture Program and promoting the development and national defense industry. Isang mahalagang panukalang batas na inakda at inihain ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnen C. Panaligan ang ipinasa ng House of Representatives bago matapos ang sesyon ng Kamara noong nagdaang Disyembre 2023. Ito ay ang House Bill No. 9710 na may pamagat ng Act Institutionalizing a Philippine Self-Reliant Defense Posture Program and Promoting the Development of a National Defense Industry. Ang House Bill No. 9710 ay substitute bill ng original na House Bill No. 6667 na inakda ni Congressman Panaligan patungkol sa pagsusulong ng national defense industry. Layunin na panukalang batas na ito na palakasin ang mga defense industries ng ating bansa upang hindi na tayo umasa sa ibang bansa pagdating sa mga pangangailangan ng pwersang militar tulad ng mga armas, amunisyon at maging mga malalaking gamit pantigma tulad ng mga tangke, barko at eroplano. Sa ilalim ng House Bill No. 9710, bibigyan ng kaukulang insentibo at suporta at palalaguin ng pamahalaan ng mga lokal na defense industries upang sila na ang maging tagapagsupply ng mga kagamitang pandigma ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa rin sa mambabatas, may kasalukuyang defense industries sa ating bansa na gumagawa ng mga kagamitang pandigma at kung mabibigyan sila ng suporta at prioridad ng pamahalaan, ay makakatugon sila sa mga pangangailangan
ng hukbong militar. Sinabi pa rin ni Congressman Panaligan na ang pagpapalago ng defense industry sa ating bansa ay tutugon sa dalawang napakahalagang layunin. Una, makatulong ang mga local defense industry sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, lalo na at may mga banta sa seguridad ng bansa sa kasalukuyan. Pangalawa, ang pagpapaunlad ng defense industries ay makakapagsulong ng tunay na industrialisasyon na magpapayaman sa pambansang ekonomiya. Ito ayon sa mambabatas ang naging karanasan ng pambansa na nagtatag at nagpalago ng sarili nilang defense industry mula sa wala tulad ng South Korea, Israel, India at maging ang Indonesia. Kaya binigyan din ng mambabatas na ang pagpapalago ng defense industry sa bansa ay isang estratehikong hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng hukbong militar at ganoon din ay upang maisulong ang pambansang industrialization at kauneran ng ekonomiya. Sa muli pagbubukas sa sesyon ng Kongreso ngayong Enero, ipapasa na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 9710. Inaasahan din na mabilis na mapapagtibay ang bill na ito sa Senado sapagkat mayroon na rin counterpart bill o kahalintulad na panukalang batas ang inaihain na sa Kamara. Magiging ganap na batas ang panukalang ito sa sandaling malagdaan naman ng Pangulo. Samantala, sa ibang balita, isang retiradong pulis na residente ng Barangay Salcedo, Bansud, Oriental, Mindoro ang binaril sa harap ng kaniyang furniture shop nitong Lunes, 8 ng Enero 2024, ganap na alas 10 ng gabi na kung saan ay damay rin ang isang mangingisda na kanyang kainuman ng sila'y barilin ng sospek sa nasabing lugar. Deklaradong dead on arrival ito matapos dalhin sa Oriental Mindoro Central District Hospital, Pinamalayan. Isang retiradong pulis na residente ng Barangay Salcedo, Bansud, Oriental, Mindoro ang binaril sa harap ng kaniyang furniture shop nitong Lunes, 8 ng Enero 2024, ganap na alas 10:10 ng gabi. Kinilala ang biktima na si Dante Sadico na dead on arrival matapos itong dalhin sa Oriental Mindoro Central District Hospital, Pinamalayan, na kung saan ay damay rin ang isang mangingisda na kaniyang kainuman ng sila'y barilin ng suspect. Base sa press release ng Oriental Mindoro Provincial Police Office na mula kay PPO Provincial Director Police Colonel Samuel S. De Lorino na ipinadala rito ni Police Captain Anne Michelle Selda, ang retiradong pulis na si Dante Sadico at si Geoffrey Sermatre na isang mangingisda ay binaril ng hindi pa nakikilalang suspect na armado ng hindi pa na-identify na kalibre ng baril sa hindi rin malaman pang motibo ng pamamaril nito sa mga nasabing biktima. Agad namang rumisponde sa pinangyarihan ng krimen si Bansud Police Officer Police Major Christopher Ian Dinyo matapos makatanggap ng tawag mula sa kagawad ng Barangay Salcedo. Agad dinala si Sadicon at si Matre sa Oriental Mindoro Central District Hospital ng Pinamalayan, ngunit idineklarang dead on arrival si Sadicon. Samantala, inilipat naman ang mangingisda sa OMPH Calapan City. Nagkasa ang Bansud MPS ng hot pursuit operation at pinaigting ang koordinasyon sa mga opisyalis ng barangay at tulong ng komunidad para sa mabilis na pagkakakilanlan ng suspect na agad nakatakas matapos barilin ang dalawang biktima, bit-bit ang ginamit na sandata, ayon sa PPO. Humiling naman ang Provincial Forensic Unit ng Crime Scene Processing and Autopsy ng biktima sa PPO. Nagsagawa rin ng follow-up investigation rito upang makakalap ng dagdag ebidensya at posibleng motibo ng suspect. Inatasan ni Oriental Mindoro PPO PD Police Colonel De Lorino ang mga kapulisan ng nasabing ahensya na magsagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa kasong ito ng pamamaril upang alamin ang posibleng motibo na posible ring makapagturo sa suspect para sa agarang pagkahuli rito. At sinisiguro ng Ormin PPO ang paglutas ng kasong ito kaya walang dapat ikabahala ang mamamayan sa lalawigan dahil patuloy nagagampanan ng kapulisan ang kanilang tungkulin upang mapanatiling ligtas at payapa ang probinsya ng Oriental Mindoro. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko.
anytime. Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Upang masigurado na ang lahat ay rehistrado, patuloy ang paghahatid ng serbisyo na kung saan ay sinusulong ng Philippine Statistics Authority RSSO Mimaropa ang 2024 Birth Registration Assistance sa buong rehiyon ng Mimaropa sa pangunguna ni PSA RSSO Mimaropa Regional Director Lenny Rio Florido. Isinusulong ng Philippine Statistics Authority RSSO Mimaropa sa pangunguna ni PSA RSSO Mimaropa Regional Director Lenny Rio Florido ang 2024 Birth Registration Assistance sa buong rehiyon upang mas masigurado na ang lahat ay rehistrado, kaya patuloy sa paghatid ng mas malawak na serbisyo ang nasabing ahensya. Umabot na sa 12,119 ang rehistradong individual ang naitala sa pamamagitan ng Birth Registration Assistance Project as of November 30, 2023 at 2,332 naman ang naitalang out-of-town registration successfully sa Mimaropa Region. Kaugnay nito, mayroon namang naitalang 6,900 Certificates of Live Birth and Security Papers ang nai-release na sa Birth Registration Assistance Project beneficiary sa buong rehiyon. Samantala sa mga nagnanais at kinakailangan namang kumuha ng anumang dokumento sa PSA-CRS outlet sa lungsod ng Calapan, tulad ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, senomar o senodeath ay kinakailangan ng appointment. Sa pamamagitan ng anumang gadget, cellphone, tablet o computer na may internet connection, pumunta lamang sa https://appointment.psa.gov.ph at sundin ang mga nakasaad na instruction sa appointment slip, lalo na ang pagdadala ng valid IDs at sa paggawa ng authorization letter kung isa ka sa authorized representative. Ito ay libre at walang anumang bayad na kinokolekta ayon sa naturang ahensya. Ipinasa ng House of Representatives sa second reading o ikalawang pagbasa ang House Bill number 9720 na inihain ni First District Congressman Arnancy Panaligan na naglalayong gawin ang kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital o OMPH sa Calapan City na isang regional hospital sa ilalim ng Department of Health. Ipinasa ng House of Representatives sa second reading o ikalawang pagbasa ang House Bill number 9720 na inihain ni First District Congressman Arnancy Panaligan na naglalayong gawin ang kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital o OMPH sa Calapan City na isang regional hospital sa ilalim ng Department of Health. Sa kasalukuyan ng OMPH ay nasa pamamahala ng provincial government ng Oriental Mindoro. Ang orihinal na bilang na nasabing bill ay ang House Bill number 2116, ang pinakaunang bill na inakda ni Congressman Panaligan na magsimula ang kanyang panunungkulan.
Ang botohan sa second reading ng isang panukalang batas ay sinasagawa matapos ang mga debate at mga pag-amyenda sa bill sa plenaryo ng Kamara. Ipinasa ng Kamara ang House Bill number 9720 nakaraang Disyembre bago matapos ang sesyon ng Kongreso sa taong 2023. Ayon sa mambabata sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa January 22, 2024 ay ipapasa na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 9720. Formalidad na lamang aniya ang botohan at wala ng mga debate sa ikatlong pagbasa. Alam na parati, may problema sa ospital, ano? Maririn tayong mareklamo. Muna, sa ating sarupayang pagkakita ng Pindoro ng Provincial Hospital, hindi ko masisisi ang provincial government. Alam kong mahal pagpintin ang ospital, nagdaling ako dyan. Naging pera yan. Pero kababaran ng tao. Pagkulang ang kakayahan ng ating public hospital na magbigay ng servisyo sa tao. So ating nakita, ang pinakamaigin na, pinakamagaling, kuhanin na yan ng Department of Health, DOH, gawing national, nationalized hospital, gawing regional hospital sa ilalim ng Department of Health. Kasi mas malaki man ang budget ng DOH. Mas sigurado naman ang pondo ng DOH. Diba? Mag-aawin ang government sa Korea, nangyari sa atin, diba? Diba ka sa budget? Sino kawawa? Presentation. Sa pa, siyempre, pag nasa LGU, mawala ko yung politika. O, wala ko sa mga doon, eh, normal yan. Pero pag DOH na, ama, yung pag-apoy ng doktor, ng staff, eh, kahit pag-eleksyon, wala silang pakialam sa eleksyon, di ba? O, so mas maganda nga, yung health service, dapat yun ay national DOH. Yan ang isang pinag-aaral namin sa Committee of Local Government, eh, yung health service. Ano, kung doon na-devolve yan, okay lang yung mag-devolve. Tama na mga LGU, meron sa yung health center, yung doktor. Pero yung mga tertiary hospital, dapat siguro UH. Pagkatapos mapagtibay ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang Mimaropa Regional Hospital Bill ni Congressman Panaligan, aakyat ito sa Senado upang doon naman maipasa bago ito maging ganap na isang batas. Ayon pa rin kay Congressman Panaligan, may ilang hakbang pa na pagdadaanan ang naturang House Bill bago ito maging ganap na batas. Subalit makikipagpulong aniya siya sa mga senador upang matiyak ang maagang pagpasa ng panukalang batas sa Senado. Bilang proteksyon sa industriya ng pangisdaan sa lalawigan, partikular sa lungsod ng Calapan, isinakatuparan ng mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang isang sorpresang pagbisita at pag-inspeksyon sa pampublikong pamilihan ng lungsod ng Calapan upang matiyak na maayos ang mabibiling produktong pangisdaan sa nasabing pamilihan. Bilang proteksyon sa industriya ng pangisdaan sa lalawigan, particular sa lungsod ng Calapan, isinakatuparan ng mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang isang sorpresang pagbisita at pag-iinspeksyon sa pampublikong pamilihan ng lungsod ng Calapan nitong ikalima ng Enero 2024 upang matiyak na maayos ang mabibiling produktong pangisdaan sa nasabing pamilihan. Sinuri ng naturang ahensya mga produktong pangisdaan na ibinebenta rito ng mga maninindak at mariing sinuri rin kung may mga ipinagbabawal na uri ng produktong ibinebenta sa naturang pamilihan o mga hinuling produkto sa ilegal na pamamaraan na kung saan ay wala umanong naitalang paglabag sa mga kaugnay na batas at ordinansang nasabing ahensya. Ayon sa mga kinatawa ng BPAR, mas paiigtingin pa nila ang kampanya upang maprotektahan ang industriya ng pangisdaan at upang masiguro na mayroong sapat na supply ng mga produktong pangisdaan sa mga susunod pang panahon. Kalinsabay ng nasabing inspeksyon at pagsusuri na mahagi ang BPAR ng mga naka-imprentang materials na nagsasaad ng mga impormasyon hinggil sa kampanyang pamproteksyon at pangangalaga sa mga pangisdaan. Nagpahayag naman ang buong suporta rito ang pamahalang lungsod sa pamamagitan ng pamunuan ng City Economic Enterprises Department. Ani ni Environmental Planner Nepo Jerome G. Venter, patuloy silang makikipag-ugnayan sa BPAR at maging sa Fishery Management's Office ng lungsod upang mapalawig ang kampanya at proteksyon sa industriya ng pangisdaan. Samantala, nakalatag na ang paghahanda para sa nalalapit na okasyon muli ng pagdiriwang ng founding anniversary ng lungsod ng Calapan. Kaugnay nito, bukas na muli ang aplikasyon para sa 2024 Search for Mutya ng Lungsod ng Calapan. Kaya naman, iniimbitahan ang mga kababaihang Calapenya na magpasa na ng aplikasyon at sumali sa naturang patimpala.
Sa nalalapit na okasyon muli ng pagdiriwang ng founding anniversary ng Lungsod ng Kalapan, muli na namang pinaghahandaan ng pamahalaang lungsod ang isa sa pinakaabang aktibidad na naglalayong maghirang ng matatanging Kalapenya na may angking galing, ganda at talino na angat sa iba. Ito ay ang Search for Mutya ng Lungsod ng Kalapan 2024 na gaganapin sa 19 ng Marso, 2024. Inanunsyo na ng Committee on Search for Mutya ng Lungsod ng Kalapan sa kanilang Facebook page na tumatanggap na sila ng aplikasyon para sa mga kababaihang nagnanais sumali sa pageant na magtatapos sa darating na 20 ng Enero 2024. Pagkatapos ng aplikasyon ay dadaan sa screening ang mga kandidata kung saan dito pipili ang committee ng mga dalagang magiging kalahok para sa pageant. Sa ngayon, ipatuloy pa rin ang paanyayan ng committee sa mga kababaihang Kalapenya upang sumali sa pageant. Ang sino mang interesadong babae na may edad 16 at hindi lalampas sa 25 taong gulang, ipinanganak o lumaki sa lungsod ng Kalapan ay maaaring sumali sa patimpalak. Samantala, bukod sa Corona, Sash at Special Awards, ang tatanghaling mutya ng lungsod ng Kalapan 2024 ay makakatanggap ng cash prize na 100,000 pesos, 50,000 naman sa first runner-up at 30,000 sa second runner-up. Mag-uwi rin ng 20,000 ang third runner-up at 15,000 ang fourth runner-up, samantalang 10,000 pesos naman ang consolation prize. Samantala, sa mismong araw ng paggulita ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, nagsagawa ng translasyon ang Santo Niño Cathedral Kalapan City na pinangunahan ni Santo Niño Cathedral Rector Reverend Father Nestor Adalia matapos ang 3rd banal na misang Ridum mula sa Cathedral patungong Grotto na kung saan ay ibabalik rito ang imahe ng Poong Jesus Nazareno sa Barangay Santo Niño na Coco, Kalapan City. Kalinsabay nito ang tradisyonal na pagdungaw ng imahe ng mahal na Birheng Maria sa may Barangay Hall ng Ilaya. Dakong alas 6:30 ng gabi ng 19 ng Enero 2024, mismong araw ng paggunita sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, nagsagawa ng translasyon ang Santo Niño Cathedral Kalapan City Oriental Mindoro na pinangunahan ni Santo Niño Cathedral Rector Reverend Father Nestor Adalia matapos ang pagsasagawa ng 3rd banal na misang Triduum. Naglakbay mula sa Santo Niño Cathedral patungong Grotto ang replikang imahe ng Poong Jesus Nazareno na kung saan na ibabalik ito sa Barangay Santo Niño na Coco, Kalapan City, kaalinsabay nito ang tradisyonal na pagdungaw ng Mahal na Birheng Maria sa may Barangay Hall ng Ilaya kasabay ng pag-aalay ng taimtim na pananungin. Ang naturang translasyon ay dinagsa at muling aktibong nilahokan ng mga deboto sa nasabing lungsod. Mga debotong mayroong masidhing pananalig sa Poon na may kanikanayang misyon sa paglahok sa nasabing translasyon. Bitbit ang may sinding kandila na siyang nagsisilbing liwanag sa paglalakbay patungo sa grotto, kalakip ng mga pansariling dalangin, kahilingan at pasasalamat. Sa pamamagitan rin ng mga ganitong gawain ng simbahang Katoliko ay nagkakaroon ng panibagong pag-asa ang mga Kristiyano. Isa rin itong pagpapakita at refleksyon ng tunay na kahalagahan ng matibay na pananampalataya at paniniwala ng mga deboto kay Hesukristo na bugtong na anak ng Diyos. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang PPNet Newsline. Bistahin at i-like din ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.